Hello guys, welcome back to my channel. So ngayon ang hawak ko nga pala na Michael Kors MK3179 model. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung mga indication ng MK3179 kung paano nyo malalaman na original ba siya or fake. So ito nga palang hawak ko na MK3179 ay almost 4 years nang gamit ng ating customer. So kung napapansin nyo, dito sa gilid niya, dito pa lang sa bandang gilid niya, nag-fade yung kanyang bracelet, no? Yung pagka-plated. So okay na yun sa ganong katagal. Hindi pa masyadong halata yung pagka-fade niya. And then dahil acidic nga siya, mapapansin natin yung mga gilid niya, yan, nag-bronze siya. Yung pagka-plated, nag-bronze. So magkakaganon talaga. So akala ng iba na yung kanilang mga original na MK, nagkakaganito, nagkaka-corrosion. Iyan po ay dahil lamang sa pawis. Iyan naman po ay mawawala kapag ginamitan natin ng pangtanggal sa kanilang corrosion. So, ang ginagamit namin para maalis to ay rudiko. Ipinupunas dyan para mawala. So, balik na tayo doon sa mga indication paano natin malalaman ang original na MK3179. So, itong model na to ay isang original na MK3179. So, unahin na natin ang kanyang dial side, no? Kung mapapansin ninyo guys, ang una nating titingnan yung kanyang pangalan ng Michael Kors. So dapat, kung titingin kayo sa pangalan ng Michael Kors, katulad nito, so tingnan nyo yung spacing at yung level ng pagkakalagay ng kanyang Michael Kors. So yung spacing ng Michael Kors yan, dapat level siya. Yung space saka yung kanyang pagkaka-alignment. And then, yung sinasabi ko sa inyo lagi, yung numbers, isa din sa mga indication na dapat nyong tingnan, yung mga numbers. So, ano ba yung mga numbers? Iyan yung 5, 10, 15, 20. Yan, nakikita nyo na markers na yan. Iyan yung numbers. So, papansinin nyo siya. Yan, kahit ihiga natin, makapal. No, may mga model na may makapal at manipis. So, combination siya ng makapal at manipis. So, titingnan nyo yung pinakamanipis kung yun ba parang dikit na lamang talaga doon sa pinakadial niya. So, kung wala siyang thickness at hindi maganda o klaro yung pagkaka-plated niya. So, para lang siyang, hindi ko masabi kung ano siya eh. So, para lang siyang manipis na pagkaka-print lang, di katulad nito. Itong loob niyan kasi is maliit na metal yan, yung mga yan, numbers na ginamit. So, sa ilalim niyan, may dial post, yung pinaka, kuan yan, poste, ng ating mga numbers, no? So, and then, yung pinaka glass niya, ayan, ito ay curved, yung glass nito. Hindi siya flat, no? So, yung ginamit nga pala ng glass ng MK3179 ay mineral lang talaga. And then, sa crown, check nyo yung crown, yan. Yung logo ng MK natin, yan. So, titingnan nyo mabuti yung logo ng MK. Yan. So, medyo hindi na siya makita sa camera natin pag nilalapit. So, ayan. So, dapat clear. And then, walang kanto dito sa gilid. So, dapat iyan ay makinis, no? So, pag gaganyanin natin, kung sasalatin ang ating daliri yung bawat kanto ng ating crown, so, dapat hindi matalas. So, kung napansin nyo na medyo matalas, so alam nyo na. And then yung crown, ito yung crown nito dapat. So, hindi siya manipis, so dapat makapal siya. So, minsan, papakitaan ko kayo ng crown ng Michael Kors. Ayan. Ayan, makikita sa gilid na makapal siya. So, sa camera, hindi natin mapapansin masyado. So, yung titingnan nyo, yung crown dapat makapal. So, dapat stainless steel to. And then yung bracelet naman, yung lagi kong sinasabi sa inyo. So, yung thickness, and then yung sharpness niya, kung matalas yung bracelet pag sinasalat nyo, so alam nyo na kung lang yan, fake. So ito, smooth yan. Smooth yung pinaka-bracelet. And then, stainless steel din yung quality nung ginamit ng material nito. No? So yung arrow ng ating, ayan, sa bracelet. So ayan, tingnan nyo din nga pala yung arrow niya, no? So, ang original guys, makikita niya yung arrow ng original ng bracelet kapag magpuputol tayo, yun yung indication. So, dapat clear, klaro, malalim. Hindi siya
malabo, tapos walang kanto-kanto yung bawat gilid ng triangle niya, no? Kabila, tingnan din natin, no? So yan. So ganyan yung original ng bracelet ng MK317, no? So sa titingnan niyo na lang agad doon pa lang sa bawasan. So dapat ganyan siya ka-clear. So triangle talaga yung pinakadulo niyan. So bawat may kanto siya. So and then malalim din yung pagkaka uka noon. And then yung butas ng ating push button. So ayan. Mapapansin natin dito na maliit lang yung butas. Yung fake nito, malaki masyado yung butas nung push button. So yung ating tinatawag na bulitas, ito kasi yung tawag namin dito ay bulitas, so makapal, no? Kung manipisto, ayan, ito banda to, manipisto, saka yung pinakaposte, ayan, ibig sabihin fake, ayan, and then yung thickness nung buckles, ayan, dapat makapal. So pagdating sa kanyang serial number, ayan, kita nyo na klaro na maayos yung pagkaka-engrave ng numbers at yung kanyang spacing ay sakto lang din. So ito nga palang MK3179, ang kanyang buckles, yung butas sa buckles niya ay rectangle. No, hindi siya yung katulad ng ibang model ng buckles ng ating MK na medyo may design. So ito, rectangle siya. So ayan, yan yung strap niya. So dito sa gilid, mapapansin nyo na nag-fade na dahil nga, yan, pag na babaliko natin yung kanyang push button, so nagagasgas siya dito sa gilid. So wala naman yung kaso kasi ito ay isang stainless steel naman. So sa push button tayo naman titingin, ayan. So pag sinalat nyo yung Michael Kors, so dapat bumabaon yung kuko nyo. So nararamdaman nyo yung baon ng kuko doon sa kanyang brand, yung pangalan ng Michael Kors. And then yung kapal ng ating push button, yan, dapat makapal at hindi siya maliit, no? Hindi siya maliit na ganyan lang kaliit. So ganyan siya kalapad, yan, ganyan. And then hindi siya masyado mataas, hindi siya maabot ng ganito yung taas ng push button. So sa back case, papansinin natin sa back case, no? So yun ang laging sinasabi ko sa inyo, yung pagkaka-engrave ng ating back case, yung mga serial number, yung pangalan, yung stainless steel. So dapat pag sinasalat nyo, bumabaon yung inyong kuko. And then checkin nyo, kumuha kayo ng metal. So ito, may meron tayong tweezer dito. So try nyo i-check kung makapal ba yung back case. So ganyan yung tunog ng makapal na ang back case. So dapat buo, no, buo dapat. So kapag medyo may ingay siya, medyo may, so kapag tiniktik nyo ng ganto yung back case ng inyong MK317 at medyo maingay, yung parang lata yung tunog, so ibig sabihin manipis yung back case nyo, yun ay class A laang, no? Pag tinitiktik nyo yung likod, so hindi siya stainless steel yung pinaka back case. So pag ganito yung tunog nyan, guys, yan, stainless steel yan. So ito yung original ng MK317. So yun lang yung mga indication ng pag-check ng ating MK317. So sana nagustuhan nyo yung bago nating videos. At kung ikaw ay bago pa sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like and share, and click the notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. So maraming salamat sa inyong mga suporta, mga karelos at mga katao. Sa mga subscriber natin dyan, maraming salamat sa inyo. So malapit na tayong mag 3K. So maraming salamat sa suporta. And God bless you everyone. Salamat po.